Hello guys, good morning. Kailangan ngayong araw na ito guys ay masigla tayong lahat kasi magtuturo naman ako sa inyo ng pagluluto. So magluluto tayo ngayon ng ito yung sinasabi nilang isda sa dagat na tawag ito ay bilo-bilo or kung hindi nyo kilala ay sap-sap, ganun. So ito ay ipiprito natin sa ating mga kawali. So bago ang lahat guys, welcome to my channel. Ako si Jen Aquino na nagbibigay ng inspiration at amazing sa pagluluto ng mga iba't ibang ulam na sinishare ko. This is my mission today. So, introduce ko yung aking lulutuin ngayong bilo-bilo. Ito ay lalagyan natin ng asin. Ayan, budbura natin ng asin para ipiprito natin sa kawali. So, lagyan din natin yung ano. Pag pumili ka ng isda, kailangan matigas para yung isda ay press na press. Ayan, baliktarin natin kasi lagyan natin ng asin guys. Kailangan marunong tayong creative sa pagluluto ng iba't ibang ulam para hindi tayo magsasawa. Kailangan marunong tayong magluto ng iba't ibang recipe. So, ito, lalagyan na natin ng asin at tuturuan ko kayo kung paano maganda yung mga piniprito nyong isda para hindi siya lata. So, guys, nandito na, punta na tayo sa lutuan. Ito yung aming lutuan. Dito ako masaya nagluluto. Dito ako nagsishare. So guys, ay ito yung kawali namin. At nandito na yung mantika. Nagpainit na ako ng mantika kasi dito natin ipiprito yung ating bilo-bilong isda recipe for araw na ito. So ito, painitin nyo ng mainit ito para hindi siya didikit yung isda. Kailangan yung mainit. So dito natin ipiprito. So nandito na yung isda na bilo-bilo. Itabi natin dito. Yan. Kasi tingnan natin kung mainit at lagyan natin ng asin kung pag tisik-tisik na to. Lagyan natin ng asin kasi ayan para malaman natin kung mainit na yung mantika bago natin ilagay yung bilo-bilong isda recipe for today. So pwede na sigurong ilagay ito guys. So dahan-dahan natin ilagay yung isda. Yan. Lagay natin. Yan. Kailangan marunong tayo magprito ng isda para hindi masunog. Yan. Magprito na yan guys. So ipiprito natin. At mamaya ay babalikan natin kasi gagawa pa tayo ng ingredients niya para sausawan nitong isda ng bilo-bilo. So, dyan lang muna guys. I will be back. Hello guys, I'm back. La
Nandito na guys, tayo titingnan natin. Yan guys yung oh. So medyo sa kabila ay medyo luto na. So babalik ta rin natin guys yung bilo-bilong recipe at ano to, sap-sap. Ganito yung pag ano, yan. Tandahan lang. Tandaan natin kunin kasi para dumikit yan. Babalik ta rin natin guys kasi kung ano dito guys yung pag babalik ta rin ito kailangan dahan-dahan lang sa ilalim para hindi siya madurog yung isda. So, balik ta rin natin, guys. Yan, oh. Inangat ko na. Yan. Woo! Yan. Nabaliktad na. Maganda yung forma niya, guys. Kasi mainit na mainit yung ano, magsika bago nyo ilagay. Yan ang sekreto na binibigay ko sa inyo. Malapit lang maluto ito guys. Kasi sa taas ay naluto na. Sa kabila naman. Back to back kasi ito guys. Balibalik ta rin mo. Tapos mamaya maya ay luto na. Ang isda. So guys, balikan natin mamaya. At lulutuin natin ito. Ganda ng isda guys. Guys, I'm back. So, nandito na guys. Luto na yung ano, bilo-bilo. So, ang gagawin natin guys ay kukunin na natin. Ilagay natin sa plato para ihain na natin sa yun guys. Ganda. Yan, alisin nyo yung mantika muna kasi mamantika. Patuluin ninyo para maalis yung mantika. Ang ganda ng ano, bilo-bilong isda. Recipe for today. Tapos ilagay natin dito sa plato. Yan. May naiwan pa guys. Yung buntot niya. Yan. Yun. So, patayin na natin yung ano, apoy para ano, ito na guys, yung naprito ng pritong bilo-bilo. Ilagay natin dito sa lamesa. So, ito na. Gagawa tayo ng sauce niya. Ito yung alamang. Alamang. Alamang guys. Tapos ito yung kalamansi, ito yung kamatis. Pwede rin tuyo, pwede rin tuyo, all seasoning, yan, or kalamansi yan. Tapos lagyan nyo ng sibuyas, bawang, pwede rin yun. Pero ang version ko ngayong araw na ito ay pag-uong para pampagana. Yan, pag-uong guys. Lagay nyo lang dito. Tapos, ilagay nyo yung kamatis. Kailangan malinis yung kamay na gagawa ng pagkain. Yan, ilagay natin dito. Ihalo. Kasi napakasarap ito talaga guys na ulam. Ito yung terno niya. Mats talaga ito. At, tapos, halu-haluin natin. Yan na yun guys. Baguong sa kamatis. Alamang ito guys na bago na ano, nabibili ito sa ano, sa supermarket. Yan. Yan. Tapos yan. Ginisadong
Bagoong. Yan o, ganda. Para makita nyo, para pinupukos ko, yan, bagoong yan. Sarap, bagoong. So, na timplahan na natin at ilagay natin yung calamansi. Ito yung calamansi, guys. Piga natin. Ipiga dito sa may ano, alam, yung bagoong saka ano, kamatis. Oh, napakasarap ito, guys. Ito yung ingredients niya na pang dito mo isaw-saw na. Lah, nahulog. Dalawang kalamansi lang, pwede na. Yan. At pwede rin atsara. May atsara din kami dito kasi nagawa ako ng atsara. Yan, nakita niyo, guys. Ang ganda. Super. Pampagana ito, guys. Ng pagkain. Para yung ano natin. Paminsan-minsan lang ito, guys, kasi mahirap naman kung araw-arawin nyo yung bagoong. Eh, hindi na maganda. Yan, ganda. So, kunin natin yung ano, yung rib. Kunin natin yung ano. Pwede rin ito, guys, yung may gumawa ako ng atsara. Tenlo din sa atsara ito. Pwede rin yan, atsara. Yan. Yan. Yan ang mga tips ko sa inyo itong kung kayo ay nagpiprito ng mga isda. Ito yung mga ingredients na version ko to, guys. So, pag nagustuhan nyo, guys, itong aking ni-share sa inyo na pagkain, ulam, pritong bilo-bilo recipe for today ay masisiyang kanito pag kinain nyo, guys. So, pag nagustuhan nyo, guys, ulit at subscribe my channel. So, have a nice day at ingat sa lahat at God bless you all sa araw-araw at lagi tayo magpasalamat sa ating Panginoon na siya ay nagbibigay ng inspiration sa ating buhay at lakas. So, thank you, guys. See you. Yan, oh. Ito yung bagoong. Thank you, guys, again! Bye!